Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. Ako po si Chef Ray at yung iba tawag sa akin ay Kuya Ray, Tito Ray, Kaka, Kuya, bahala na kayo Brad, Tropa. Welcome back po sa inyong lahat at kahit na pa isa-isa may nadadagdag sa ating mga subscriber. Salamat po sa pagbisita sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At ngayon nga po, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa things to consider before deciding to work and migrate here in Australia. Kaya kung interesado ka po sa video na to, stay tuned! Number one po sa ating listahan ay ang inyong chosen occupation. Mag-research po kayo habang nandyan pa kayo sa Pilipinas, nasa Dubai, nasa ibang parte ng mundo, or yung mga tropa ko dyan sa barko. I-research nyo po muna kung ang inyong current occupation at ang inyong a-applyan na occupation dito para po meron kayong idea. Meron po tayong link. I-search nyo po sa ANSCO. Ito yung Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations. Makikita nyo po rito. At saka po, paki-check nyo na rin po kung ang inyong a-applyan na trabaho ay may pathway sa PR or permanent residency. Katulad ko po, ang aking occupation sa mahabang panahon ay chef. At nung ako ay nag-apply sa Australia, yun din po ang aking in-apply chef. Kaya po, tingnan nyo rin po. At saka po, tingnan nyo po ang skilled occupation list. Meron pong makikita nyo po yan sa website ng Australia. At saka po, tingnan nyo po at i-research kung ang occupation na yun ay in demand. Kasi po, hindi lahat ng occupation ay in demand dito sa Australia. Sa skilled occupation list po ng Australia, dito nyo makikita yung mga listahan ng mga occupation na in demand at kinakailangan dito sa Australia. Kaya po, bisitahin ninyo ang website na yon. Ilalagay ko ang link para malaman ninyo kung ang inyong ina-apply na trabaho ay kinakailangan dito sa Australia. Gaano ka in demand at ang mga requirements. Sa susunod na video, pag-uusapan po natin ang requirements naman ng mga cook at mga chef na nagbabalak mag-apply dito sa Australia. Abangan nyo po yung video natin susunod. Ang second factor naman po na dapat ninyong i-consider ay ang location. I-research nyo po kung saan ninyo mas nais magtrabaho. Sa city ba or sa regional area? Ako personally, sa regional area ko po talaga gustong ma-assign. Kahit pa nung wala pa ako sa Australia, nire-research ko na talaga ang regional area. Pero, ang una kong naging employer ay nasa Sydney. Nasa city. Kaya po, yung unang trabaho ko, sa Sydney ako nagtrabaho. Although, hindi naman siya sa mismong sentro ng CBD. 1 hour travel siya mula sa Sydney CBD. Mukha rin siyang probinsya pero parte pa rin siya ng Sydney. And then after mahigit 1 year,
yun nga po, lumipat kami. Kasama ko na nung lumipat kami nung family ko dito na sa regional area dito sa Husquezon. Sa pagpili po ng location between city or regional area, eh meron pong tamang state and territory. At saka po may kapartner din yan na yung kanilang own skilled occupation list. Example po, dito sa NSW, SOL, yung New South Wales Skilled Occupation List, ay doon nyo po makikita kung ano yung mga occupation na kinakailangan ng New South Wales. At saka sa Queensland naman po, meron silang tinatawag naman na QSOL or yung Queensland Skilled Occupation List na nahahati po ito onshore, offshore at saka yung mga graduate, yung mga nag-aral dito. Yun. Tapos po, number 3 na dapat nyo pong i-consider ay yung cost of living. Alam naman po natin na talagang mataas ang cost of living dito sa Australia. Ganun po talaga. Kaya po, makikita nyo doon sa aking isang video. May isa tayong video na tips sa mga nagbabalak po na mag-migrate, mag-work dito sa Australia. Number one tip ko doon is yung mag-save. Kasi po, talagang medyo mataas ang cost of living. Pero lahat naman po yan ay may kapalit. Sabihin ni, may ginhawa din naman na kapalit yung taas ng cost of living dito sa Australia. Kaya po, dapat maging handa kayo sa mga gastusin. Kasi katulad nga yan, ang salary po rito, kung kayo ay full-time, ay base, binabase nila sa annual. And then, bine-breakdown po ito into weekly. Weekly tayo sumasahod. Tapos, weekly rin ang bayad, katulad ng rent, weekly. Yung mga phone bills, monthly. At saka po yung mga utility rates, quarterly. Kaya po, tuloy-tuloy ang gastusin. Kaya po, mag-research at maging handa. Ang kaibahan lang po natin sa kung kayo po ay makahanap ng employer or sponsor dito sa Australia, ang kaibahan ninyo natin sa mga international students ay hindi na po natin kailangan ng proof of funds para patunayan na kaya nating i-sustain yung ating pag-i-stay dito sa Australia. Kasi kung tayo ay full-time chef, full-time work, ay considered na yun na maikokompensate natin yung ating pagtira rito sa Australia. Meron din naman po mga tips para makatipid tayo at makasabay sa cost of living dito sa Australia. Isa na nga po dun yung pag mamimili tayo ng grocery, ihihintay natin yung sale or half price or specials. Kasi para hindi natin bayaran yung full price ng mga items. Tulad tayo, mga Pilipino, mahilig tayo kumain ng rice. Ang full price ng isang 5 kilo bag ng rice ay $30. Dati nga, 15 lang yun eh. Dati, way back 2019, 15 lang. Pag hina-price yun, $7.50. Ngayon, yung 5 kilos, 30. Ang half price, 15. Diba? Tumaas na talaga ang mga bilihin. Kaya yun, pagka po mag-grocery, intayin natin yung half price. Nag-half price naman halos lahat. Saka, napansin ko,
may schedule talaga. Talagang naka-schedule na. Shampoo, toothpaste, lahat na halos ng essential things hinaha-price. Eh. Yun. At saka minsan, kung hindi naman kayo maselan, yung mga roast chicken, minsan yan na isinesale. Kesa mabahaw o yung maluma, after ng mga ilang oras, isinesale na. Tapos yung ibang mga pagkain, isinesale. Kesa ma-expire, hindi siya expired ha. Yung malapit na, matagal na siya sa display, isinesale na yan para ma-clear, mapalitan ng bagong stock. Yun. Kung ano, isa yan sa mga paraan para makatulong sa cost of living. Number 4 po sa ating listahan ay ang work opportunities. Yan. Siyempre po, i-check ninyo. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, research. Sa city po, mas maraming work opportunities. Kasi nga, sentro yun eh. Napakaraming trabaho. Kabi-kabila ang mga resto, coffee shops, boutique shops, or kahit na ano. Saka maraming tao. Halos lahat doon nagsisiksikan. Kaya, maraming work opportunities. Dito naman po sa regional, ako sa experience ko, hindi naman ako nahirapang maghanap. Huwag lang maselan sa trabaho. Marami din naman pong trabaho sa regional. Saka, meron din naman pong ibang mga regional area na kinukonsidered na city. Kasi, ano siya eh, hindi siya talaga remote na lugar. At saka yung regional area siya, pero may tawag doon eh city feels. Yun, yung may mga mall, may mga sinihan, may mga malalaking establishment. Regional area siya, pero ano siya, parang nasa city na rin. Yun. Itong lugar namin, kung inyo pong makikita, Huskisson, New South Wales, ito ay 2.5 to 3 hours drive south ng Sydney. Sabi ko nga, lagi kong naikukumpara, hindi naman siya ganun kalayo sa Sydney. 2.5 hours to 3 hours. Dati, pag ako'y nag-drive mula Cavite hanggang Taft sa Lasal, diba? Ilang oras din yun eh. Yun, parang gano'n lang din po. At saka, kagandahan dito sa amin, para kami nasa gitna. 2.5 hours, papunta ng Sydney. 2.5 hours to 3 hours, papunta rin ng Canberra. Sa Australian Capital Territory. Kaya parang nasa gitna lang kami nung dalawang yun. Yun, number 4 po. Tapos, ang number 5 naman po sa ating listahan ay weather sa Australia. I-consider nyo po, research, sabi ko nga, may 4 seasons dito sa Australia. Winter, spring, summer, or fall. Diba? Parang kanta yun, diba? Yan. Mas makakatipid. Magdala na po kayo ng mga damit. Mga pang OOTD ninyo, pang get up. Kasi ako, na-miss ko. Gusto ko na nga rin parang masarap mamili dun sa mga mall sa atin. Eh, diba? Sa Baclaran, sa Tutuban, sa Quiapo. Yan, magdala na kayo ng mga damit. Para hindi kayo mabigla. Kasi nga, mahal ang damit dito. Kaya po, bumili na kayo ng mga damit sa atin para may pang forma na kayo. But, seasons po sa Australia, ang winter ay from June to August. Spring, September to November. Summer, December to February. Yan po ang pinaka busy at pinaka bugbugan dito sa work namin. Lalo na sa hospitality at saka dito nga sa regional area. Summer, yan ang pinaka penitensya. At ang susunod naman po ay ang fall or autumn.
between March and May. Yon. Consider nyo po yung mga weather. Sa Queensland, medyo similar siya sa Pilipinas. Dito sa bandang south, yon, dito medyo malamig na. Palamig na ng palamig doon sa gawing Melbourne, sa Victoria, dyan. Mas malamig na po dyan. Pababa. Yan. At saka nga, opposite dito sa atin. Eh, sa atin, sa Pilipinas, di ba? Pagka December, yung Simoy Pasko, di ba? Simoy Pasko, December. Dito, sa amin naman, Simoy, maalinsangan. Pagka December. Kaya po yun, baliktad, opposite ang weather. At saka nga, dito, minsan may mga lugar, ma-experience nyo yung four seasons in one day. Ganun po, kaya medyo, sabi nga, crazy weather daw po dito sa Australia, down under. Tapo, bukod sa damit na gagamitin, magdala na rin po kayo ng mga medicine, over-the-counter medicine, ang inyong maintenance medicine, huwag kayong matakot, pwede pong magdala, magdala lamang ng prescription at saka i-declare. Meron din po tayong video na related sa pagdadala ng gamot. I-check nyo na lang po sa link. At saka, yun. Sana po nakatulong. At kung nagustuhan nyo po ang video natin, paki-subscribe, follow, like, share. Comment po kayo kung may gusto kayong itanong. Susubukan nating sagutin sa mga susunod na video. At salamat po sa panonood. God bless.